Alright guys, so not your ordinary type of Vios. Say Vios GRS 1.5 liter engine, CVT, 10-speed transmission, and of course, say dual VVT-i, 16-bulb na dock. And as you can see, guys, LED yung headlights, DRL, fog lamps, LRD, tapos may mga front sensor. I mean, ito, angas talaga nito guys. So hindi siya chrome, hindi siya piano black, pero may pagka maroonish something. And then ito, of course, yung kanyang sa baba na part na pagka grill part. And of course, yan nga, whole body kit naka-wrap dito, Sinsitsin Sports. And yan, both naka-disc brake yung ating Vios. Alright. Okay, so nothing really special here guys. Your typical Vios GR, ang kaganda nito guys, leather steering wheel with the red stitch. Syempre yan yung trademark ng mga GR. And of course, ito, yung GR badge sa kanyang headrest. And ayan, ang ganda rin ng pagkahulma ng seat as you can see. So sa side ng body mo, tapos ito, yung parang, once again, parang corduroy feeling. Pero ito, leather yung sides na to. And then piano black, tapos nothing really special here. Uy, ang laki. Pwede ka maglagay dyan ng sapatos sa sobrang laki nung space mo dyan. Pero yung screen, maliit lang. Pero may, nakita natin may reverse camera. Auto climate, of course. Yung mga buttons. Dito, tumbler. Kasya-kasya dito ang Aqua Flash na malaking tumbler. Lagay ng cellphone. 12-volt socket. Ito, compartment. Tapos yan, gate type. May paddle shift. And of course, no cruise control. Pero may mode. So I'm not sure if ano tong mode na to. Nandito nga lang guys. Find it really odd. Nakatago yung GR Sport na push start. Dito kasi yung sa normal eh, di ba? Yung susian. Pero yun guys, so hindi naman siya digital, analog, pero mayroon part dito. Usually yan yung sa mga fuel gauge and then everything. Tapos ayun, pansin ko may adjustment ng seat belt. So if you're quite malaki or ang na-adjust siya, yung sa iba kasi hindi. Pero ayun, powerful side mirror. 4 speakers lang, I don't see any tweeters dito. Ayan. Pero yung kagandahan dito, meron siya nung sensor on all sides of the vehicle, EPS, and then eco, and then sport mode. So, nandito pala yung eco and sports mode. Alright. So, yun guys, that's all new Vios. Nothing really, yung sensor lang sa safety. So, yun guys, let's check the fuel cap. So, ayan, may cover, malinis tingnan, unleaded of course. And then, let's check the trunk, the Vios. We got the rear camera. Tapos ayan, ito yung push na button to open it. And then yun, look at the cabin space. It's really big. Tapos mugs yung kasama nung Vios. Yeah, ganda nito ah, yung cover. So easily can be removed. Tapos siguro nandito dito yung mga tools sa gilid. Pero yan, laki ng cabin space guys. So so if you'll notice too, meron siya dito sa mga gilid. Yan yung mga drain plug. Not sure when to use it. Pero may nakita ko nag-aalis yung pagka yung napasok ng tubig or nabaha ka. So at the back, typical sedan seat dito. Hindi siya dark yung headrest. So medyo madumihin pagka ganun. Pero yon malaki yung space and I feel comfortable. Tapos flat yung kanyang likod. So syempre, alam mo, front wheel drive, and then ayan, yun lang, mga lagay ng gamit dito, nothing here, tapos walang aircon dito na vent, so yun na yung parang disadvantage, the only thing ay, kasi kailangan mong lakasan yung aircon doon, para dito sa likod, di ba? So, unless nasa gitna ka, you'll get that airflow. Under the hood of the Toyota Vios GRS, it's a 1.5 liter engine, 16-bulb dock, 4-cylinder VVT-i. And of course, nothing special ito. Yung paganda dito yung cover niya. So, hindi na siya messy tingnan. And of course, GS maintenance-free battery. Medyo off nga lang yung may gantong part, right? Pero yan, pretty much nothing really special here, guys. So, yun. Ang kagandahan lang nito, guys, is that yung transmission niya is 10-speed CVT transmission. So, yun.